yung cold weather at saka yung hospitality ng mga tao. Malamig, tsaka parang time para mag-bonding kami. Ang gusto ko dito, yung culture nila, mayaman. Tapos masasarap din yung mga pagkain nila. Nagsimula sa isang simpleng siyudad. Ngayon, isa ng booming urban district. Baguio, the city of pines, summer capital of the Philippines, the cleanest and greenest city, at educational center of the north. Orihinal na dinisenyo ng sikat na arkitektong si Daniel H. Burnham ang Baguio noong 1904. Itinulad niya ito sa layout ng Washington, D.C. Ang siyudad ng Baguio ay ang napili ng American forces noon na ginawa nilang hill station dahil we have a cool climate and we have advantages in terms of our geography and in terms of the scenery in the local area. That became our major advantage. Kaya lahat nga noon gusto nilang umakyat ng Baguio kasi ang feeling nga nila pagka umakyat ka na ng Baguio, para ka nang nakarating sa Amerika, parang ganon. And so it added to the status of people who would come to the city of Baguio. Kasabay ng mabilis na pag-unlad ng industriya at komersyo, paglago ng turismo at biglang pagdami ng populasyon, ay ang mga problemang kaakibat nito. Traffic, tsaka parking sa hotel. Marami na sasakyan, tapos yung mga usok. Ang daming bahay, commercial establishments, as billboard. Tapos ayoko din ng mga turistang walang disiplina. Yung weather natin, masyadong unpredictable na kasi mamaya ulan tapos bilang init. Napapabayaan na rin yung mga parks ngayon, kaya mostly sa malls na lang tumatambay yung mga tao. 25,000 mamamayan ang kapasidad ng Baguio City ayon sa plano ni Burnham. Pero ngayon, humigit kumulang 300,000 katao ang nagsisiksikan dito. Idagdag pa ang 2,000 turistang dumarating sa Baguio araw-araw. Nakikita na kasi ngayon puro yero-yero . Noon yelo-yelo, di ba? Pero ngayon, puro yero-yero yung ating nakikita. Talagang maraming tao. In fact, if you just walk along the street, ay nako, Diyos ko. Ang dating pa-incented na hangin ngayon masangsang na dahil sa polusyon. Mabigat na rin ang daloy ng trapiko sa maliliit na kalsada na dinisenyo at ginawa lamang para sa maliit na populasyon. Kapansin-pansing marami na ang mga istruktura kaysa mga puno. Isa sa mga dahilan kung bakit lumalala ang air pollution ng Baguio. Sa pag-aaral ni Colleen Cordelia Laksamana, 25% ng kabuuang populasyon ng Baguio ay walang akses sa malinis na tubig. Kung dati, inaaraw-araw ang distribution ng tubig, ngayon nirarasyon na. In urban areas, there are also negative implications. The more people, the more water to be used, and then there will be encroachment in protected areas like the watershed areas, like the Busuno. No? They have a problem on the informal settlers there, no? And then more people coming in, crowded ng mga schools, and we have problems on housing. Even students coming here na, we lack good boarding houses or places for them to stay in, no? That's why it's also creating social problems, no? Sa tinatayang 100,000 ng mag-aaral sa Baguio, 30% nito ay high school, habang ang 70% naman ay college students mula sa mga kalapit na rehiyon. Residente plus turista plus estudyante equals basura. Ito ang pangunahing suliranin ng siyudad ngayon, ayon kay Ginoong Romeo Concho, head ng General Services Office. Ang ating waste generation is directly proportional to the number of population and to the economic activity. Kung mas maraming tao, mas maraming basura. Kung mas marami tayong economic activity o marami tayong mga binibili, mas marami rin tayong basura. For the past how many years, hindi natin napagbigyan ng pansin, ano, na oversight natin na we should have planned long before. Hindi inaasahan na magiging ganito kabigat ang problema sa basura, nagdagdag ni Ginoong Concho. Sa katunayan,
bumabaha ang ilang residential areas ng siyudad tuwing tag-ulan dahil sa naiipong basura sa drainage system. If they're going to dispose of their garbage properly, wala yung mahuhulog sana sa mga kanal, so walang problema. But ang ano nga natin is that we don't care. Yun ang attitude ng mga tao eh. We just throw anywhere. Araw-araw, halos 300 metrikong toneladang basura ang kinokolekta ng Baguio. Hindi pa kasali rito ang dumi at kalat ng mga turista, lalo na pag peak season. Ibig sabihin, sa bawat isang tao, isang kilo ng basura ang kaya niyang ma-generate sa loob lamang ng isang araw. Kamakailan, nagsara ang kaisa-isang open dump site ng syudad alinsunod sa RA 9003 o ang Solid Waste Management Act. Unang ipinatupad ang no segregation, no collection policy. Pero nagkatambak-tambak ang mga basura sa kalye, kaya't binawi ito at ginawang collect all. Wala pa rin nahahanap ang lokal na pamahalaan ng lokasyon para gawing sanitary landfill. Kaya gumagastos ito ng 70 million pesos para dalhin ang tone-toneladang basura sa Capas Tarlac. Aabutin pa raw ng 3 taon bago magkaroon ng landfill ang Baguio. It will be a problem. The city should address this. The more population that we have, the more services that the city of Baguio should offer to its residents because of problems on yung sa basura, yung sa services na iba pa. Sabi ni Ginoong Concho, parang basurang nagkapatong-patong ang problema ng Baguio. Isinisi naman niya ito sa kawalan ng disiplina ng mga mamamayan. Attitudinal ito eh. We depend so much on the government. Oh, nandiyan naman ang city, silang bahalang kumuha niyan. Ano, ganun. Siguro yung ating mga mamamayan should involve themselves in this waste problem because we are all concerned. No? We should be concerned in this problem. Ang KNN News Stories for PopDev ay hatid sa inyo ng Philippine Center for Population and Development.